Kasi we have plans for the causeway na itong ating Cagabato Bay, of course, addressing also some environmental, ano, and ipasok natin dito sa pagpupondo ng causeway, is gawin natin itong sim-like Singapore, yung kanyang landscape, no? And that is why we inano natin dito yung ating sa construction planning, then lahat-lahat ng ano, well, of course, we have to coordinate this with the Tacloban City, the DNR, the DOT, because during our last RDC, it was approved by RDC to endorse the IUDC, Infrastructure Development Utilities Development Committee, yung pag-endorse ng i-include sa pundo ng DPWs, although somebody from the private sector suggested it, na endorse, sabi namin, meron namang DOT. And separate naman yung pundo ng DOT talaga. It's just a convergence program na yung project ng infra project ng DOT ipa-implement sa DPWs. But now, recently yung mga completion na lang na mga project nila ang in-implement namin, pwede silang mag sa sarili na nilang ano. So, well, it's adjusted by ano, pero hindi ko yun ano kasi para nakakaya-kaya ano na yung DOT na ano. Pwede sila lang, and we collaborate with them na include yung aesthetics doon sa ating ano. So, kung gawin natin yung area na yan na parang Singapore-like na landscape, when so maraming tourist diyan kasi yung ating bridge diyan na component, because the causeway is not yet not only a plain causeway, but it has a component bridge, a 360 meter length, mahaba yon, and then series of box culverts para relief niya, para to allow the seawater to ano in and out of Cagabato, no, to ano the marine life. So doon po yan. Pinano namin dito na we provide yung walkway doon na 6 meters at least walkway doon sa bridge. And then a drop-off area kasi, siyempre, ano, a plant box na, ano natin yan, ng, a flower plant box na just like Singapore na bougainvillea yung kanilang tinanim eh. So, ayan. And then at the other side, makikita mo yung soon-to-rise na iconic ICC building natin plus the hotel ano dyan. And then at the other side, makikita naman ito yung iconic natin na bago nating yung terminal airport terminal building of international standards. So yan, and then so we would like to, because kung mangyari ito at magandang tanawin diyan, maraming tao, so saan kakain yung mga tao, siguro i-suggest natin that both sides magkaroon ng parabing sa. So maraming kainan doon kasi saan yung mga nagugutom na sa kalalakad, saan sila pupunta? So magbo-boom yung area, at we will, kami lang taga utusan niyo lang kami ng city siguro ng ano na anong i-construct doon. Kami lang po ang kukonstruct si DP. Kami po ang panday ninyo, ang karpintero niyo po. So kayo sila ang bigay namin sa anong gagawin natin doon. Anong support structure na ilagay namin para mag-complement doon sa mga restaurants yun, maging park yun, so area. So that place, parts for server, complement each other? Yes, of course. When you are at the other side, you will see that the iconic structures at the other side, and we also at the other side, the same way. So, gawin natin yun sa encourage, inano natin na widen our walkways to encourage, ma-encourage tayo na maglakad para healthy tayo. So, just like other countries, no, they have wide walkways. Hindi sila nag-ano, walang traffic. Sino mauna dito, sir, sa tatlo? Namatapos? Namatapos. Si airport, we are, si DPWH ang nag-ano na third phase. Ibibid pa nato yan. Wala pa kaming hand si DPWH. Siguro mga idea pa lang ang aming ini-input doon sa to fast track the implementation of the terminal building, no? Pero wala pang ano si DPWH sa civil works. Next week ang bidding natin for the third phase. So yan, papasok na si DPWH sa third phase. So
we really, ano natin to na matapos.